Welcome to the post-pandemic era, mga kap, kung saan maraming mga nakasakyan ang nanahumaling na ngayon sa pagmumotor. I'm Kap Arky, and welcome to the Helmet Guide of 2024. In this video, mga kap, let me help you to find the right helmet for you, lalo na kung baguhan ka lang sa pagmumotor. Right off the bat, unahin na nga natin, mga kap, kung ano ba yung mga bagay na magkakapareha sa kanila. At unang-una, ito ay ang hard shell na nagpo-protect sa atin para sa abrasions or pagkagasgas at sa impact. Pangalawa is yung soft lining or inserts para naman sa comfort ng rider o magsusuot nito. At pangatlo is itong mga visor para naman sa eye protection and visibility. And last but not the least, ito nga rin palang mga vents, no? Purpose naman ito is for the ventilation. Sila rin nga pala, mga kap, ay pare-parehas na may certifications or ratings na tinatawag. At ano-ano nga ba ito? Number 1 is DOT or ang US standard. Ang ECE, which are the European standards. And the BPS is for our local market here or tinatawag na lang Philippine standard. At yung mga mas komplikado pang SNEL or FIM rating. Simulan na nga natin sa tinatawag na full face helmet. Ito nga pala ang pinaka-safe na helmet dahil meron tayong protection sa ulo, sa baba, at sa panga. Yun na rin ang naging advantage itong helmet na to. At ang disadvantage na naman, usually, ito naman ang mas mahal kasi nga meron siyang complete protection. Pangalawa ay ang half-face helmet. Ito naman ay ang merong pinakamababang safety rating as disadvantage niya. Pero ang advantage na naman, ito usually ang pinakamadaling isuot at ito rin ang pinakamagaan. Pangatlo at ang pinakabago sa lineup ng mga helmet ngayong 2024, ang hybrid helmet. Mamaya kaunti, mas explain ko pa further paano ba naging hybrid ang helmet na ganito. Pero ito naman ang meat ng isang half-face helmet at isang full-face helmet. Fourth in our list is a modular helmet. Ito ang all-type na tinatawag na hybrid helmet. Dahil isang pindot lang sa kanyang chin bar, isa na siyang half-face helmet. Kapag isang pindot lang din, back to a full-face helmet. Ito na rin yung naging advantage niya kasi interchangeable siya sa dalawang helmet na to. Ang disadvantage naman niya, sa dami nga ng mga mechanism na nakalagay sa kanya, ito rin usually ang pinakamabigat sa mga helmet. Last but not the least, is a dual sport helmet. Ito, distinguishable muna agad siya dahil nga dito sa peak na tinatawag. Ito rin usually ang may pinakamalapad na field of vision na yan ang mga naging advantage niya. Although ang disadvantage naman ito, usually, nasa kabigatang sided siya. Pero hindi kasing bigat ng isang modular helmet. Ngayon, balikan natin itong hybrid helmet na kinukoy natin kanina. Kung mapapansin nyo, mga kap, meron siyang peak na matatagpuan sa isang dual sport helmet. Meron din siyang removable chin mount para maging half-face helmet. At pwede mo rin siyang mabalik ulit para bumalik sa isang full-face helmet. Ang kinagandahan dito, mga kap, sa tulad nitong MT Street Fighter, pwede mong tanggalin yung peak para mas maging personalize yung look niya at para din for aerodynamics kung di mo naman kailangan. At pwede mo rin i-intact itong mouthguard. So medyo marami kang pwedeng gawin sa gantong type ng helmet. Kaya nga si Kap Arky, may ganto rin type ng helmet. Ngayon, habang binabaybay mo ang mundo ng pagmumotor, mapapansin mo na kailangan mo ng dalawang types ng helmet. Isa, para sa pang daily, at pangalawa, para sa pang long rides or group rides. Kung payo ko, simulan mo sa pang daily. At pangalawa, pag medyo nakaipong ka na, tsaka ka dumiin ng isang full face helmet or
modular or a dual sport helmet. Maiintindihan ni OBR yan. Safety mo yan. Daily helmets can be a hybrid helmet or a half-face helmet. Hindi man siya ganun ka-safe, pero at least hindi rin siya ganun ka-toskas. Ingat na lang sa daan mga kap, kasi nga hindi siya ganun ka-protected ang ulo natin. For solo and group rides naman, syempre, big yes para sa isang full-face helmet, modular, and sa dual sport. Pero syempre, para sa ating mga naka-ADV 160, shoot na shoot ang isang dual sport helmet. Adventure, ika nga, diba? Okay, usapang helmet sizing naman tayo mga kap. Dapat lang talaga makapunta ka sa isang branch or isang helmet store para masukat mo ng maigi yung trip mong type ng helmet. Kahit trip mo ang design, pero hindi naman sakto sa ulo mo, ang tendency, kapag masikip, sasakit naman. Kapag ito naman masyadong maluwag, magawabol naman yung ulo mo sa loob. Which is, vice versa, hindi siya safe. Nga pala mga ka, bago ko makalimutan, bago kayo bumili ng helmet, make sure to bring your own balaklava para hygienic naman. Ang balaklava nga pala, ito ang pinaka-medyas nyo sa ulo. Ganun nyo na lang isipin. So every time magsusot kayo ng helmet, kung meron kayong balaklava, at least, presko yung ulo nyo pag nagtanggal kayo ng helmet. Saan ka pa? Kundi sa ZE Helmet, kung saan marami silang branches nationwide, at pwedeng-pwede ka at welcome na welcome ka para magsukat ng iyong mga helmet. Meron din silang online platforms and selling, and alam ko, madalas silang mag-sale kahit ngayon naka-sale sila. You can look on their FB page on the description down below and stay updated. Lalo madalas sila magpa-bodega sale at magpa-discount. Tulad nga nitong awa ko ngayon mga kap. This is a Sec Arachnid Best Deal. May kasamang intercom. Usually, di ba, pinapurchase pa natin to separately to enjoy group rides or kahit solo rides kapag nag-music. Ito, kasama na. 4,500 lang. May kasama ka ng intercom. Di ba? Sulit. At dyan na nga nagtatapos ang ating vlog mga kap. Kap RK, mamimigay ka pa ng helmet, di ba? Ayoko nga pala, mamimigay tayo ng isang Spider Neo Ace Hybrid Helmet. Dahil pasasalamat para sa inyo sa pagsuporta sa ating vlog at sa ating YouTube channels. Simple lang ang mechanics mga kap. It can be found down below in the description box. Lubos na pasasalamat lang po ito para sa nag-uumapaw ninyong suporta para kay Kap RK at sa ADV 160 Nation Roundtable. Muli, this is your Kap RK. Grateful to be a vessel, peace and love, always. Snappy salute.